Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang panglalampaso po ni Maine Mendoza at Alden Richards sa lahat po ng network sa national television. Partida pa po ito ha. Wala pa pong movie or teleserye or project together si Maine at saka si Alden sa loob po ng halos 5 taon na. Pero nakita nyo naman po, isang pitik lang e number 1 kaagad sila. Mamaya po ipapaliwanag natin yan kung paano nga ba nila inararo ang lahat ng programa ng mga networks including GMA programs. At bukod nga riyan, ano na naman itong sinasabi ng iba na hindi naman daw nanligaw si Alden kay Menggay? Ano naman itong sinasabi ng iba na pati si Menggay dinadamay para lang masabi na namimiss niya rin sila MJ Lastimos at sila Miles Ocampo? Mamaya po, idetalye po natin ang mga bagay na yan nang hindi po tayo nalilito sa sabungan na nangyayari ngayon sa magkabilang panig po, no? Alam niyo naman tayo mga nasa gitna ay madalas tayo rin po mga tagapamagitan, di ba? Salamat po sa inyo at hindi natin palalampasin ang mga bagay na yan sa ating araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan niyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa niyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, baka ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated at nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin na naging komento po ni The Ladder 89. Ang sabi niya rito, Johnny here. Tama ba? Johnny here, no? ADN 2015. I know the doctors and medical professionals always say laughter is the best medicine. And I agree. Pagkagising na pagkagising ko kanina, itong post ni Maine ang sumalubong sa akin. Like before, I read it and I was about to scroll up when I saw the hashtag optical illusion. I don't know about everyone else, but I was rolling on my bed laughing. So palpal talaga sila. O nga naman ano, it made my day. Naisip ko, sinabi, sino ba talaga ang mga delulu? Hahaha. Anyway, I got up, pick the dirty dishes that I left on the table last night after almost 2 hours of IGK. I started washing my dishes, swept and mopped the kitchen floor, vacuumed my carpet, and now I'm finishing the folding of the clothes I washed yesterday. Ganyan ako kasaya at kakampante sa matured ko. Hehehe, inangkin eh. Hindi kailangan magsalita, rather, ni Alden ano, at ni Maine para lang mapanatag ang Aldab heart ko. God bless us all. And please continue praying for Richard and the Philippines. Matutong magbasa between the lines mga kapatid. Maraming salamat po sa pagbabahagi kung gaano po kayo kakampante. Well, gusto ko pong magpakatotoo sa inyo, no? Marami pong nagsasabi na mga bashers natin na kaya raw po puro positive ang comments sa ating mga comment sections. Kasi raw po, kami rin naman daw ang nagko-comment lang doon. So kami-kami lang din naman daw yung mga nagko-comments sa comment section natin, ano? Ako lang daw yung naggagawa ng mga ganon. Hindi po nila matanggap na until now ay marami pa talagang nagmamahal kina Maine at kay Alden. No, yun lang po yun. Ba't naman ako gagawa ng mga comment dyan na, Diyos mio, Santissimo Trinidad, ano? Salamat po at nawa ay ganyan din po ang iba, no? God bless po sa inyo. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, bravo Menggay, tama lang yan. Paminsan-minsan man ay lumaban ka because you're in the right place. Masyado kasi ang mga alagad ni Panot na nag-hallucinate na sa pag-iilusyon nila. Or rather delusional, maybe they need to consult a psychiatrist. Ha-ha. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Pinaparamdam ni Maine na si Javi RJ ang kasama niya, nagkasama niya, no? Nobody else.
Nako Mr. Pinas, uwian na, may nanalo na talaga, matagal na. Yan kasi, pinilit niyo si Maine, ayan, basag na naman kayo, mga edita kayo. Oo, buti pa tayo, chill lang, dahil alam natin ang reality that Mr. and Mrs. Fulkerson na sila noon pa. Obviously, dinaan na lang ni Maine sa post niya ang pagka-imbyerna niya sa mga kasinungalingan nila just to help their poon in his political ambition. Wala rin namang mangyayari, ano? Di rin naman siya mananalo. Whatever, bahala silang magpatay mali siya. Ito lang ang sagot ko dyan, Mr. Pinas. Ha ha ha, sa kanila. Thanks and God bless. Ako maraming salamat at hindi ko kayo nagmura. Si Maine po yung tipo ng tao na hindi ka ipapahiya sa harap o sa harap-harapan, ano? Nang mapapahiya ka in public. Ganyan po ka-humble si Mengay. At ganyan din po siya noon pa man kahit sa mga bashers niya. Kaya wag po kayong magpapastress sa mga yan, no? Dapat sila ang ma-stress sa mga pinaggagawa nila. Kinaminat kay Alden, chill lang tayo. Chillax lang ba? Diba? At syempre tayo yung mga nasa gitna na wala namang hinangad kundi ang ikabubuti nilang dalawa. Hayaan niyo po silang yung mabaliw-baliw kakaisip, ano? Basta tayo, ikampante lang. Salamat po sa comments ninyo, Miss Doris Latupan, and God bless din po sa inyo. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Karen Grace De Leon. Ang sabi niya po rito, for me, Mr. Pinas, about sa post ni Maine, yan ang katotohanang hindi maipagkakaila ng mga kampo ni Panot. Why? Dahil edit pa more, fake news pa more. Kaya hayan, hindi na siya nakapagpigil. O ngayon, mga Armin fans, ano ang pakiramdam ng mga Boljack? Masakit ba? That's the reality. Dahil kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, masigit pa ang balik nito sa'yo. Kaya yan ang napala ninyo because karma is real. Until now, Miss Karen Grace De Leon, isang araw na ang lumilipas hanggang ngayon, hindi sila makapag-comment sa post na yan ni Maine. Kasi nga, no, eh, ang dami pang mga Alden fans ang nag-aabang sa kanila. At ipapahiya talaga sila sa mga fake news na ginagawa nila, lalong-lalo na tungkol kay Maine. No? Thank you po sa comments and regards po sa inyong lahat dyan. At ito na nga. Unahin natin si Alden Richards kung saan pinaiingay na naman po ng walang katapusan na intriga kay Alden na hindi naman daw siya nanligaw kay Maine. Ang masasabi ko lang po, approve po si Alden sa magulang na Mengay. At kulang ang mga nakita natin upang masabi ang mga bagay na yan. Remember, private life is a happy life, ika nga ni Alden. At isa pa, yung issue na yan na hindi naman daw nanligaw si Alden, mula lang po yan sa kapatid ni Mengay, na nadamay lang po itong si Nanay Dab. Pero kapag si Tatay Dab ang tinanong mo, anong sinasagot niya? Walang Panot sa buhay ni Maine at hindi niya kilala si Panot, period. Habang si Maine naman, no, sa kasasabi po ni Maha kanina na namimiss na nila si MJ pati si Miles, no? Ang dami nakapunan na tila baga kinukumbinsin na lang ni Maha Salvador itong si Maine Mendoza upang sabihin nito na namimiss niya rin yung dalawa pang M, 'di ba? Again, hayaan niyo na po sila. Wala na silang mapapala kung ayaw pa rin panoorin ng karamihan ng mga Aldab fans ang Itbulaga. Dahil nga sa mga kung ano-anong isinisingit nila sa Itbulaga, di ba? At kung ano nga ba ang trato nila kinamina kay Alden. Huwag na lang pong magsalita ng di maganda dahil wala rin naman pong mangyayari. Magkakaroon lang po tayo ng kasalanan. Hayaan yung sila na lang ang gumawa ng kasalanan. Basta tayo, masaya tayo. Kinamina kay Alden, ano? Tayong mga nasa gitna. At para naman po sa sentro ng ating mga updates, kalalabas lamang po ng ratings ng Imagine You and Me, ano, yung IAM, na kung tawagin po nila, no? Sa pagkakalabas nga po ng ratings na ito, nung pinalabas po ito, inere po ito sa GMA noong Holy Week. Webes Santo, no, kung di ako nagkakamali. Kung saan, inilampaso lang naman ni Maine at ni Alden ang lahat ng programa ng GMA, A to Z, Net25 at ng iba pang mga networks, number one lang naman sila, no? Isang napakalaking partida dahil wala po silang proyekto na pinagsamahan, no? Kahit movie or teleserye, wala po talaga sa loob ng halos 5 taon. Pag si Maine at Alden po ang magkasama, talagang isang pitik mo lang number one kaagad sila. Isang patunay na ang Itbulaga, kaya hindi maka number one dahil po sa mga supporters ni Maine at saka ni Alden na hindi gusto ang trato
sa kanila, lalong-lalo na sa buong nasyon. Diba? Yan ang Aldab Nation. Isang pitik mo lang, number one agad si Main at saka si Alden sa national television. Again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ang mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News Ngayon.